always on the way. Your team is banning. Your team is banning. Eto mga kaibigan, last bet tayo para sa ating Ogre Esports. Good afternoon. Change tandem ata ngayon mga Yako. Well, si Yako Teton po is naimbitahan nga po sa ating Negros Occidental para nga po mag-host ng kanilang torneo. Yes, nakalive po sila ngayon mga katambay at yun nga po, sila nga rin po ay nagkakast ng torneo sa ating Negros Occidental. Well, that is a tournament exclusively sa ating Negros Occidental mga katambay. So, yun nga. Siyempre, Yako Teton with Yako Morphs. Yes, mga katambay, sila yung naimbitahan nga doon. That's why, eto nga, medyo pagpasensyahan nyo muna kaming dalawa rito na inyong makakasama. Pero saglit lang naman tayo magkakasama-sama. At ilang araw lang. joke lang mga katambay. At syempre nga mga katambay, eto tayo sa ating first pick para sa ating K-Science Gaming. First pick! Hoy! Eto na Yako, Sequoia Red. Nahawakan na naman ang kanyang Alice. Kahit mahirap lang kami, hindi ko kayang gawin yan. Kahit mahirap lang kami, hindi ko kayang gawin yan. Pero ito nga mga kabigan, second and third pick para sa K-Science Gaming. Samantala, eto na nga Johed together with Barca. Hoy, Pobius once again gagamitin dito mga katambay ng ating K-Science. Samantala, Esmeralda is still open. Hindi yata talaga ito nagre-research mga katambay. Pero hindi Esmeralda bibiliin dito. Hoy! So I'm pretty sure this will be a Esmeralda ban for the side ng ating K-Science Gaming. Pero viable pa nga ba ang isang Esmeralda? Yes, viable pa ang Esmeralda. Gagawin nilang core ang isang pakito. Your team pero eto, Esmeralda ban nga ba para sa K-Science Gaming? Let's see! Esmeralda ban nga ba? Kaya nagpahirap sa kanila pero Hayabusa. They lit Ogre Esports to have a chance to get that Esmeralda pero hindi gagamitin. Uy! Beatrix? Well, let's see mga katambay. Will this be a gold laner Beatrix for the side ng Ogre? Pero Nathan Core para kay Monty Batip. Yes, Nathan Core yan. Monty Batip. Pero ito, last and second. Oy, Gary once again mga katambay for the side ng K-Science Gaming. Samantala, para sa kanilang support, will this be a Farsa? But Farsa is not available pala. So Kagura is open mga katambay. Will this be a Kagura or Chang'e? Pero balance nga mga katambay. So there, okay din pala, magic damage dito. They got Phobius and Alice. So, physical damage dito will be carry together nga ng ating parents. So, let's see. Chang'e na nga rin, mga kaibigan, for the magic burst damage. Samantala, last pick. Ogre, oy! What a beautiful pick, mga katambay. It seems like they're aiming to get this Kopra. Oy! Oy! Pero eto na nga, complete na lineup natin para sa ating game number 3. K-Sense Gaming laban sa ating Ogre Esports. Simulan kagad na ng bakbakan in 3, 2, 1. Let's go! Go! Nako, wala ka talaga yun eh. Welcome to Mobile Legends! At eto na! Pause muna tayo! Yeah, pause tayo. At syempre, ito pinakita, papakita nga nila ang ating mga cellphones at ito mukhang okay na. At syempre, let's get back into the game! At ito na nga Yako, bakbakan na! Ito na tayo mga katambay sa ating game number 3, best of 3 series sa ating K-Science Gaming, Ogre Esports.
agawan sa 2 puntos sa magkabilang punan. Sino manalo? 2 puntos dito. Sino matalo? Syempre, 1 puntos lang ang kakamtan dito sa ating single round robin. Grabe mga kaibigan ang magiging bakbakan ng ating magkabilang kupunan. Kaya i-download mo na rin ang napakagrabing application na like-click mo. Like natin lahat. Like up! And please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV. At huwag mong kalimutan na itag ang iyong tatlong tropa for you to have a chance to win 500 pesos worth of GCash. Welcome. Yes mga kaibigan, mamimigay po tayo ng 500 piso worth of GCash. Hindi, si Yako Jeff pala. Mamimigay po si Yako Jeff ng 500 piso worth of GCash sa oras na umabot nga po ng 500 ang ating mga viewers. Kaya pag hinihintay mo, i-share mo na ang ating stream para syempre nag-e-enjoy ka na. Kumikita ka pa! At ito nga syempre, pakilala natin malulupit na players for both teams. For design nga po ng ating K-Size Gaming, nandito nga si Lord JM para sa Pobius. Si Esta gagamit ng Changi. Gameboy naman para sa kanyang Johead. Lord Dun sa ating Carry at Koya Red para sa kanyang Alice. At syempre, para sa ating OG3 Esports kay Hua, para sa ating Lunox Dancil, para sa ating Pakito How, para sa ating Forza Motivative, para sa ating Nathan at Hello Hardy, para sa ating Kumpa. Eto mga kaibigan, sino man nanalo, mag-uwi nga 2 puntos dito. Sino man natalo will get 1 point for winning a seat as a game dito nga sa ating best of 3 series. So wala na pong possibility ng 3 puntos for both teams natin. Pero eto, Kuya Red dito with the stand, mga katambay sa ating kay Lua. Medyo delikado kalagay niya rito dahil sa top lane nga. Grabe, 4-man rotation. Gusto niya pitasin dito. Same thing, 4-man rotation din. Sino na makakapatay? At mauuna nga ang ating K-Size Gaming. Pero eto, makakabawi yata OG3 dito. Pero makakatakas ang Lord JM sa field attempt para sa ating OG3 sa kanilang 4-man rotation. Smooth, sabi dito ni Gage here. Yes, marami mga kaibigan, pwede mag-PM kahit, uy, sabi niya ito, marami mga kaibigan. Pero eto nga ang ating turtle dito, kinukuha na ng ating OG3. And there you go, secured nga turtle dito. Pero eto, abusing the gold mga katambay. Pero may isang minion pa, babasag dito. Pero to agaw na blue buff, balak kawin ng ating OG3. Pero dito, balak pumasag Tore ng ating K-Science. Pero mabibigo sila dyan, aatras sila dyan mga katambay. At mukhang balik farming muna rito ang ating Lord Hood. Sa matalas, yes, tamid the lane, may depensa. At nako, wala nga mangyaring engagement na. At syempre, eto na, parang kay Hua, nandito na sa ating bottom lane. Tignan natin, pero napauwi nga doon si Kyoya Red. Pero eto, ang ating Changi, syempre, gamit nga dito ni parang Shesta. Grabe ha, masakit nga dito ang ating Shesta at nanakaw niya nga ata ang purple buff ng ating OG3. Yes, pero same thing Yako, dalang OG3 raid dito, ininakaw din ng ating Nathan ang kanilang blue buff dito. So, palit ang bigkas lang in terms of blue buff ang nakawan na naganap dito sa ating pangbangan. 60 seconds away para lumabas ang ating level 2 lord, level 2 turtle, mga katambay, second turtle rather. So, eto nga, balik farming muna rito ang ating magkabilang kumunan. But eto, it seems like they're aiming to take down this turret, mga katambay, sa ating bottom lane as early as possible with this 3-man rotation na pinapakita ka ng ating K-Science Gaming. Same thing din naman sa ating OG3 Esports with that rotation ng ating Nathan sa bandang top lane. Pero syempre, nandyan nga ang ating Pobius. So tingin ko, madidepensahan pa ang Tori natin dyan. Pasok na Kuya Red dito with the flowing blood and blood oath. 4-man na naman. Dito nga mga tambay, balak yatang bumasag. Pero eto na, Tyrant's Revenge for 3. Feather and Strike. Takbuhan na, Sir Nip. Lord Hood will fall down mga kaibigan. Kuya Red, delikado, running low rito with that Ube and he will fall down as well. 2-man down sa ating K-Science Gaming. What a gameplay coming from OG3 Esports. Grabe mga kaibigan, napakaganda ng kanilang pinapakita rito sa ating balugbuga. Pero eto nga, pasok na rito Elo Hardy mga katambay. Kasama nga ang ating motivative at syempre ang ating how. Pero hindi aabutan dyan ang ating Chang'e. Sa matalat sa play natin, Pobius nga, tapatan ng ating Pakito. Hindi magkakapatayan yung dalawang yan. Pero syempre, nagsusuntukan pa rin sila dyan. Nako, parehas katan, parehas magaling. Pero eto, mukhang baba muli, susubok bumasag dito. Pero eto, play out sagot dito ng ating Chang'e. Unstoppable Force, Ejector, and Lunox will fall down, plus a turret, mababasag na, mukhang secure na to, board side ng ating K-Science. Pero eto, palit ang bigkas, middle lane naman, binabasag dito, pwede depensa pa. Pero eto na nga mga kaibigan, cobra natin, with a Tyrant's Revenge sa ating Claw, at sa ating Johead, kasama pa ang ating Lordun, will fall down, plus a middle turret dito. Pero eto, Meteor Shower has been casted to clear the minion waves, mukhang makakadepensa pa yata. Ako, dalawang beses lang napita si Lord J. Lord Hun dito. Pero eto nga mga kaibigan, nakabasag ng tier 1 sa middle lane. Grabe, OG3, ang lakas.
maganda pinapakita rito. Pero eto mga Lord JM, mga katambay, tatakbo. Samantala, Monty Batip, paispatan siya rito. May ultima, hindi na kailangan. Pero airstrike, he will fall down. Paksak ang ating Lord JM. At mukha sila naman ang babasag ng Tore dito sa ating top lane. Grabe. Pero Chang'e, nakapwesto. Feature shower, pwedeng gamitin dito. Pero masyadong maaga yata. Dahil yung minions nandito pa. So, hindi siya makakadepensa. And there you go, secured na ang Tore dito. Board side ng ating Og 3. Pero eto mga kaibigan, nakatakas pa ang ating Kuya Red doon. Kamuntika na siya ro with that flowing blood. He managed to escape. At still mga kaibigan, 2-5 nga score lane natin in favor ng ating Og 3. Pero ang ating ginto, 500 gold difference lang in favor pa rin ng ating Og 3 yan. Grabe naman ang pinapakita ng ating magkabilang kupunan. Pero eto nga mga kaibigan, with the flicker in, makakatakas yan ang ating How. Magandang pagtatangkaya sana yan mula sa side ng ating K-Signs. Pero mabibigo sila. Pero eto with the first kill na binito nga rito ng ating Nathan. Ejector sa ating GoPro. Delikado rito. Pero may better airstrike and flicker out. Makakatakas pa ang ating Elo Hardy. Beautiful play para sa ating pagkabilang kupunan. Pero eto na nga. Nawalang Og 3. Baka di makascore. Kaya pinascore. Sabi rito ni Cyro Mike. Bueno, malalaman natin yan. Parehas malakas. Debort. Both deserve to win, mga katambay. Pero syempre, isa lang pwedeng manalo. Pero ito, pumasok na, Tyrant's Revenge. Pero Kuya Red managed to escape with a flowing blood. Beautiful play, mga katambay. Ito na, major shower. Nagkagawan dito. Nasecured pa nga ng ating K-Signs. Ay, ating Og 3. Ang ating turtle doon. Grabe. Nako, nagkaagawan na. Nagkapatayan na. Pero laging umaatras ang ating K-Signs. Nako, medyo nadedihado sila rito. Nalulugi sila sa palit ng pigkas, ha. Pero eto na nga mga kaibigan, magkakapasokan na nga rito. Grabe, baksak agad ang ating Kuya Red kasama pang Siesta. 2 men down sa ating K-Signs Gaming. Og 3 mga katambay na kapwesto. Madadali yata dito. Pero eto na nga mga kaibigan, ating Lord JM nagpakita na rito. Pero dalawang suntok na ating pakito, medyo bumabakat. Ang damage sa kanya. Samantala, eto mga Elo Hardy with a bouncing ball. Nag-aantay na lang yata ng Lord mga katambay. Pero matagal pa, isang minuto pa yan bago lumabas ang ating Lord. So item check muna tayo mga katambay. Direct item check naman tayo dyan. Blue team turret has been destroyed. Well, Kari has 2 core items now with that Wind Talker and Endless Battle with 5.1k gold on his network. Samantala, Nathan with a 5.4 mga katambay. So nakakalamang lang naman ng 300 dito ang isang Nathan. Pero tignan natin, eto na nga, killing spree na mga kaibigan, Kuya Red is down, nagkakabigayan na rito sa pupunta, Monty Batip, delikado, Jump Jump Brothers, ginagamit na ng ating dancing dito, tumatakbo mga kaibigan, Lord JM, Jump Jump Brothers, may meteor shower pa, Elo Hardy, delikado, he will fall down mga katambay, grabe mukha ito na ang pagganti ng api, sabi rito ng ating K-Size Gaming. Pero eto, dancing, papalagpay yata. Medyo delikado, flicker out, sinagot niya rito. But still, he will fall down. Better airstrike, Johe delikado. And he will fall down as well. Ako po, isa pa to. Pero yun na nga, hindi nahahabulin doon. That is a 2-for-1 exchange. What ang nangyayari? Yes. Grabe, 2-for-1 exchange siya, mga katambay. In favor nga ng ating K-Signs Gaming. Pero eto, syempre, agaw red ba ang ating Lord JM dito. So may basag pa ng Tore ng ating Lord doon sa ating top lane. Grabe, grabe, grabe. Grabe talaga, Yaku. At eto na, tignan natin. Kumalun na nga dito. At sakit na ako ni paring Lord JM doon. Pero better airstrike nila ba? Aray! Pero dali. Paring Chesta. Mamamatay na. Double kill para sa ating kaihuwa. Grabe mga kaibigan, for nating exchange in favor ng ating Og 3. Talagang palitan bigas sa tuwing magharap sila rito. Pero grabe na kalamangan ng Og 3 in terms of killing. As you can see, 4-12 score line natin dito. And 3,000 kalamangan sa gitno. Last the opportunity to take this Lord, mga katambay. Grabe na ginagawa ng ating Nathan. Napakasakit. Together nga ni Dancy. Grabe. At eto nga, uwi nga muna dito si Kuya Red. Siyempre, para uminom ng kanyang Gatorade para magkaroon ng mana. Pero eto na, Lord JM, binan natin nga ba dito ang ating orange buff. At syempre, kukunin na yan. Pero Lordhood dito, nakupo. Nakuha na nga ang ating red. Pero eto, ang ating Elo Hardy nag-aabang dito sa ating bush.
talagang pakiramdaman moment ulit tayo, Yaku. Yes, pero ito nga mga katambay, this is what we call the silence before the war, mga katambay. The silence before the storm. Ito na nga na ating nasasaksihan. As you can see, tumahimik muna ang bagay-bagay dito sa ating mapa. So I do believe may matinding bakbakan tayong masasaksihan sa oras na kumatok na nga sa tarangkahan ng K-Signs ang ating Lord. Pero ito nga, Lord JM, middle lane, mga katambay, spotted dito, three members. Ito nga, Tyrant's Revenge, kinasana para pumasok dito. And syempre, secure na ang Tory dito, mga katambay. Feature shower, napaagapang gamit. At baksak agad ang ating Lord doon, mga katambay, sa ating bottom lane. Ito yung Lord, papasok na. Pero ito, nag-pulti na nga ang ating Monty Batim. Tyrant's Revenge, tinamaan na, Johan dito, delikado. Feather Airstrike dito, ginamit na rin. Lord JM, baksak na. Nako, delikado, lagay nila dito. Kuya Red, pumapalagpa! There we have it na nga! Ugly Esports! Para sa ating game! Number 3! Oh, ako galing. Yako yung Monty, magaling talaga yako. Magaling yung Monty, ha? Magaling yung Monty. Basta Monty talaga magagaling. Oo. Malupit mga katambay, basta Monty. Uy! Nako, basta Monty, magagaling talaga. Yun yun yun, yun nakapula, yun nakapula, yun nakapula. Hindi! Maroon. Hindi, yun na nga dilaw. As in, nakilaw ba? Diyan, ito, alam ko siya eh. Pero yun na nga, ang ating MVP, syempre, kay Hua, para sa kanyang Lunox with 10 kills, 2 deaths, and 1 assist with 9.4 ratings para makuha ang ating MVP spot! Naku, si kay Lua yung ano MVP ah. Dapat lagi si Monty.